Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kumusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre ang ating tatalakayan ay nanggaling ulit ito sa ating mga followers mga kasabi na kanilang nire-request sa atin mga kasabi. So, idol, hindi pa masama yung kumain ng tilapia ng babae tapos pati katas ay hinihigop ko pa rin pakisagot idol. Ayan. Natatawa ako sa ating sender mga kasabi. Ayan, maso natatawa ako dito sa ating sender talagang. Ang tinatanong niya ay kung hindi ba masama na kumain ng tilapia at ang katas nito ay hinihigop. So, ayan mga kasawi, hindi naman ang sagot ko dito, syempre mga kasawi, is no. Hindi naman talaga masama na kapag ka kumakain kayo ng tilapia ng asawa ninyo, ay hindi ito masama. Lalo pat asawa nyo, masama lang nun kung kayo ay kumakain ng tilapia ng inyong kabit. Masama talaga yun. Nahabulin nyo ng inyong legal wife na asawa kapag kaganito ang ginawa nyo, syempre mga kasawi. At syempre yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki. Ayun nga ang kanyang reaction, ay ang kanyang na-request ay kung nakakasama ba ang pagkain ng tilapia at ang paghigop ng katas ng isang babae. So for me mga kasawi is a no. Hindi siya nakakasama. Nakaka-good ito ng good bacteria na tinatawag. For example, yung katas ng isang babae is good bacteria ito. Kapag once nakahigop ka ng katas ng isang babae, alam mo ba, bilyong-bilyon na prebiotics ang makukuha. Probiotics. Bilyong-bilyong probiotics ang makukuha mo makasawi kasi isa yan sa number one na vitamins na makukuha mo sa mga kababaihan kapag once na nahigop mo ang katas ng asawa mo makasawi. At syempre sa pagkain naman ng tilapia ng asawa mo makasawi, hindi rin ito masama. Good for you kasi nakakatanggal din ito ng stress makasawi. Lalo kapag ka panay-panay ang pagkain mo ng tilapia niya or mani niya makasawi. Kasi dahil nakakatanggal ito ng stress, nakakatanggal ito ng nakapagpapapa ito ng mga blood pressure mga kasawi. At higit sa lahat, kapag meron kang depression, ayan, nakakapagpababa din ito. At syempre, napasaya mo pa ang iyong asawa kapag ka ito yung ginawa ninyo. Sa mga kalalakihan, napakaganda ito para sa inyo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi syempre, nabigay nyo pa ang satisfaction ng asawa nyo pagdating sa hanahana kapag ginawa nyo ang ganitong bagay na iniinom nyo ang katas nila at higit yung pagkain ng mani nila mga kasawi. Kasi may ibang lalaki kasi talaga na hindi kayang inumin ang katas ng isang babae. At syempre may ibang lalaki din na hindi kumakain ng tilapia ng kanilang asawa. Pero make sure lang mga kasawi ha, na pagkailangan kapag kayo ay kakain at higop, siguraduhin nyo na sa asawa nyo lang ito. Kasi kapag once na kayo ay nakahigop ng ibang babae, tapos may sakit ang babae na nahigop nyo, alam nyo ba ang mangyayari? Ay magkakaroon kayo ng sakit. Yun, tinatawag na talagang bawal ito sa inyo kasi hindi good for you. Dahil syempre, kung ano yung sakit ng isang babae at nahigop mo yun, ibig sabihin magkakaroon ka din ng sakit dahil nakuha mo yun doon sa katas niya na meron siyang sakit, mga kasawi. So, kaya sa mga kalalakihan na mahilig maghigop ng katas ng isang babae at kumain ng tilapia, double ingat lang po kayo, mga kasawi. Make sure lang sa asawa niyo lang ito gagawin, wag na po sa iba. Para naman mapaligayan niyo ang inyong mga misis. Ayan, sa ating sender, naway nabigyan kita ng kaliwanagan tungkol dito sa iyong request. At syempre, sa ating mga commentor, pwede kayong mag-comment kung ano yung mga comment niya sa ating sender para naman maliwanagan siya sa kanyang request ngayong umaga, mga kasawi. At syempre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment, mga kasawi. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal kayo ng inyong advisor, mga kasawi. Bye!